So good morning peeps, nandito kami ngayon sa aming GP or general practitioner, doktor to ng lipunan kumbaga. So fourth vaccination ni Katniss, yun yung fourth scheduled vaccination para sa mga bagong panganak na baby. Pero yung GP is actually parang barangay health unit. Pwede din sabihin ng mga tao dito na tumay surgery. Surgery na yung nakasanayan nilang tawag dyan, pero wala naman talaga nangyayaring operasyon sa loob ng building na yan. At iba't ibang klase din yung itsura ng mga GP nila, kasi parang yung iba dyan, bahay lang na kinonvert para maging facility like this. So sa Pinas nga, ang tawag dyan ay parang barangay health unit or BHU, yung mga ganon, yung mga local centers ng local government. So sa isang surgery or sa isang GP surgery, may ilang mga doktor na nagtatrabaho or tumitingin sa mga pasyente. Kagaya nito, may tatlong doktor dyan ngayon. So makikita nyo dyan, hindi ko na lang zoom in para sa privacy, data protection din. At minsan, mas marami pa dyan. Kagaya nung board na to, I think they used to be 5 people or 5 doctors seeing different sorts of patients and different specialties as well. Merong for mga pangabata, matatanda, or mga ganong specific na mga concerns or health concerns. At karagdagang kaalaman, hindi ka basta-basta pwedeng pumunta sa iyong mga GP. Usually, well actually, most of the time, kailangan mo talaga yung schedule, maliban na lang kung urgent yan. But still, you have to call in before you come in. They can also do blood extractions dito or sampling ng wound o kaya naman ng pupo or anything na mayroon kang problema na kailangan nilang itest sa laboratory. And then, ipo-forward nila yon sa local hospital or sa nearest laboratory na affiliated sila. Pag may mga health concerns na masyadong seryoso at walang kapasidad yung GP, ipo-forward nila yan sa nearest hospital. Pero ang GP surgery ay hindi siya kagaya ng mga barangay health unit sa Pilipinas. Nagpupunta ka lang for libreng bakuna or may mga libreng gamot. Ang GP talaga, ang purpose talaga nila dito, sila yung first line ng pagtingin sa kalusugan ng mga mamamayan ng isang lugar or ng isang bayan, ng isang town dito, kagaya dito sa Cambridge sa UK. Ang pinaka-purpose talaga niya is maging accessible sa public yung health service, dahil hindi naman lahat ay kailangan pumunta pa sa mismong ospital, dahil ang mahalaga naman ay makita yung mga pasyente ng isang doktor at mga qualified, very qualified doctors naman syempre yung mga makikita mo sa mga GP surgeries. Hey Ben! Paragdagang impormasyon pa, lahat ng UK citizen or residents, hindi mo kailangan maging citizen, basta residente ka dito sa bansang to, everyone should have a nominated GP or general practitioner. So kami dito, ito yung sa amin, pwede kami lumipat sa iba kung gusto namin, mas malapit sa amin, meron din naman. Pero ito kasi ever since nung dumating si Mami, ito na kami naka-register dahil meron itong parang satellite clinic near the hospital para sa mga hospital staff. So pag meron kaming mga health concerns, GP talaga yung unang-una namin tatawagan. O kaya naman yung meron ding online or helpline support. Meron kaming yung NHS 111. And syempre kung mga emergency situations, meron din dito nung kagaya sa USA na 911, dito naman ay 999. Para within couple of minutes, arrive na yung mga emergency support group or support professionals or EMTs, emergency medical technicians if you like. Kung yung sitwasyon ay nangangailangan ng emergent and urgent attention or medical attention, kagaya ng sabihin na natin heart attack, o kaya naman severe bleeding or loss of consciousness, walang malay yung tao na parang kala mo hindi na umihinga, yung mga ganong sitwasyon, o kaya naman na may matanda na nahulog sa, o kaya naman merong nadulas sa kanilang toilet at walang mahinga ng tulong. Actually, kahit may mahingan ka ng tulong na kapamilya mo, mainam pa rin tumawag ka sa mga medical professionals. So, yun ang tatawagan mo, 999. Kung nahulog ka, nadulas ka sa toilet, hindi ka makabangon. Or lalo na kung matanda, kahit sa bedroom lang hindi makabangon, 999 na kagad yun. At very efficient yung service na yon dito sa UK. Ayun na sila Mami, tapos na. Dahil na dinig ko yung iyak ni Katniss bago pa sila lumabas. At grabe yung luha niya.
Grabe yung luha, umaagos ah. Ah, tinurukan ka doon ah. Ilan yun? Isa, dalawa? Dalawa. So both thighs? Both thighs? Oo. Ayok si Katniss. Well done, baby. Pinarukan siya. Good girl. Very strong, ha? Very strong. Brave girl. Pinarukan siya. Very brave. Well done. Bidyo ba yan? Good girl. Yes. Bidyo ba yan? Bidyo. Bidyo, okay? Ayun, alis na tayo, daddy. Yung car. Where are we going next? Coleridge Park. Magsisim si Ate Haven. Ate Haven. Ate Haven, sit properly. We're going na. Sit properly. Excited na excited ka, Haven. Halika, halika. Halika, halika, halika. Yay! Yes, airplane. Airplane it is. Hey, no. Ano doon? Hi! Halika, halika! Aba, bukagat dito! Nahi! Hey, Ben, careful. Careful. Would you? Hey, Ben. Ako na. Go to daddy na. Okay na? Go to daddy na. Ah, talan ulit. Katniss umiiyak. Ah, buju. Careful. Pahunin siya sa tubig pala, yun siya dun sa splash pad. Pero ayan, nasulog siya ng popcorn. And uwi na kami, syempre. Uwi na ang end of the day for Haven. Matutulog yun sa bahay malamang. Kasi giniginaw na siya kanina. So, sinisip po na nga siya ngayon. Nanginginig na siya sa lamig. Purplish pa rin yung kanyang lips. So, hindi ka legit na Briton. Kasi hindi mo kaya yung lamig. Na. So, dito na kami sa roundabout. Comfortable na comfortable. Ayan siya.
So, uwi na kami, no? Uwi na tayo? Mama. Mama, no? Uwi na tayo? Mama. Mama? Mama. Mama. Gusto ba maklo? Ay. Anong M? Mama? Mama? Yeah. Siguro nahihino kayo sa panalad ng itong video dahil sa background namin na gumagalaw. So, yun yung pool area for splash pad. Mga usually mga bata. Siyempre, karamihan mo talaga mga bata. So, uuwi na si Haven. Salamat sa panonood nyo hanggang sa punto na to. Kahit ang gusto nyo to, makisuri lang, paki-thumbs up. At syempre, if you want more of this, just subscribe. And of course, as always, share a smile and spread the love. And just like this, delicious. See you in the next one. Bye!